ito ang ating pagsamba. Ang gusto ko'y lumawak ng lumawak ang inyong kaalaman tungkol sa pagkilala sa Diyos. Dahil sa karamihan ang relisyon sa panahong ito, nakapagbibigay ng iba't ibang turo, iba't ibang aral na ang mga turong iyon ay nakapagkahatid sa tao sa kamalian. Sapagkat pagka ang paglilingkod ng tao'y hindi nakasali sa gusto ng Diyos, sa aral ng Diyos, ang gayong paglilingkod ay masama. Yun ay ipinagkakasala at hindi lamang hindi pagiging dapatin yun, kundi parurusahan, sapagkat yun ay maling pananampalataya. At ang lahat ng maling pananampalataya ay binibilang ng Diyos na kasalanan. Kaya yung mga iglesia ni Kristo, tinuturuan sila na huwag maniniwala sa tao pag ang pinag-uusapan ay aral ng Diyos. Ang maaari lamang taong paniwalaan nila ang mga apostol, ang ating Panginoon sa Kristo, ang mga propeta. Maliban diyan, hindi na. Dahil sa iyon, e sadyang itinalaga ng Diyos yun para maghayag ng kanyang gusto sa tao. Higit sa lahat, ang nakapagturo ng maraming kagustuhan ng Diyos ay ang ating Panginoon Kristo. Kaya ang Iglesia ni Kristo, iyon ang sinasampalatayanan, iyon ang pinananaligan. Ang sinasampalatayanan nila yung mga turo noon sapagkat yun yung mula sa Diyos. Kaya hindi pinahihintulot sa Iglesia ni Kristo sa pagsasalita, imagsalita ng kanyang bawat maibigan. Ang kailangan sa pagsasalita, basahin yung aral ng Diyos. Yun ang tingnan. Kung ano yung sinasabi roon, yun ang dapat sundin. Hindi mabuti yung taong nag-i-explika, nagpapaliwanag, hindi kanya. Dahil diyan, bago ako naging Iglesia ni Kristo, Katoliko muna ako. Pagkat ako'y nung maliit pa, pinabinyagan ako ng aking magulang. Ang aking magulang ay Katolikong tunay. Tumutupad ng pagkakatoliko. Hindi lamang sa tuwi na ay nagdarasal tatlong beses sa isang gabi, bukod pa sa madaling araw, at palaging nagpukumpisal at nakikinabang kong linggo. Ang dahilan, sapagkat kami lahi ng mga pari, at ang nagpalaki sa akin ay yan. Kaya't ako ay naging tunay na Katoliko noong nagdaampan ko. Kung hindi lamang dahil sa aking pananagutan sa Diyos na aking pinagmulan at siyang lumalang ng aking bukay, hindi ako aalis sa Katoliko. Ngayon, sapagkat dapat mapaibabaw sa lahat ang pagtingin at pagkilala ng tao sa Diyos, higit Panginuman, mabigat man sa loob ko yun, sapagkat nawalay ako sa aking mga kamag-anak at ako'y pinaratangan tuloy ng sari-sari at ako'y inusig sa paniniwala nilang kung ako'y kanilang usigin, ako'y hihiwalay. Tiniis ko yan. Dahil diyan, ibig kong pag-aralan natin ang isa sa mga pananampalataya ng Katoliko, na si Birhen Maria ay tagapagligtas. At pinipintakasin ng mga tao at dinadalanginan ng mga tao sa Iglesia Katolika. Higit ang pagkilala nila sa pagdalangin, pagtawag, pagpapasaklolo, pamimintakasi sa tunay na Diyos. Dahil diyan, ibig kumalaan natin
sa pananampalatayang itinuro ng ating Panginoong Jesucristo at ng mga apostol sa pahayag ng Diyos. Yung ba dapat nating tawagin tagapagligtas at dapat ba tayong mamintakasi sa Kanya? Kung ang turo ng Diyos ay iyon, mamamalagi tayong gayon. Datapwat ang kailangan isundin natin ko anong tinuturo ng Diyos. Dahil diyan, iyan ang ating simula. Sa pagsasalita ko nito, hindi mumurahin ko yung mga taong nagturo niya ni yung kanilang maling itinuro. Eh hindi. Ang layong ko ay makilala natin yung salita ng Diyos tungkol sa bagay na yan para nang tayo ay makapanatiling matibay na sumasampalataya sa aral ng Diyos at sa Diyos. Yan ang layong ko niyan. Sa naroon si Birheng Maria ngayon. Sa inyong akala, hanapin ninyo sa inyong isip. Kung ang gagawin ninyong sagot, ikukunin ninyo sa aral ng Katoliko na wala namang pinagbabatayan, kundi ang pasyalaan ng Papa at hindi ang katotokanan, si Maria Makitsalangin. At kailan daan ipinahayag ng Papa na si Maria Makitsalangin? At kailan lang nagdadao sila ng taon ni Maria? Nito na lang mga huling araw. Bakit? Nababalitaan na nila na itinuturo ko na yun hindi dapat dalanginan, hindi dapat pintakasinin. Sapagkat walang karapatan yon sa bagay na yon at hindi yung binigyan ng Diyos sa karapatan ngayon. At dahil diyan, pinaakit ng Papa sa langit. Walang kapangyarihan ng Papa na si Maria mapaakit niya sa langit na yun na lang natin. Hindi. Siya tao na kamukha natin at hindi hihigit sa atin ang kanyang kapangyarihan. Wala siya ng kapangyarihan ipinagkakalooban Diyos para siya makagawa ng higit sa inuutos ng Diyos. Kaya, ang una nating alamin, ang Birheng Ina ni Jesus ay namatay. At sapagkat namatay, saan sila naroon? Yung bang mga namatay na tao umaakit sa langit? Kaya't nagkaroon ng purgatorio? Sa isang pagkakataon uli kung buhay pa ako, ating hahanapin din yung pinagbabatayan ng Katoliko tungkol sa purgatorio at makikita ninyong walang kawawaa. Pero isang hula sa Biblia na tayo'y gagawing kalakal sa pamamagitan ng purgatorio. Ngayon, uulitin ko ang tanong, saan naroon si Birheng Maria? Saan naroon yung lahat ng mga namatay na tao, mga banal, mga makasalanan? Saan sila naroon? Pwes, ang dapat sumagot niyan ay ang banal na kasulatan. Ipahintulot ninyo na dito sa Daniel, aklat ng propeta na si Daniel na isinulat na ang lakat ng mga salitang nakalagay roon ay mga pahayag at pati ng pagkasulat ay utos sa kanya ng Diyos at pati ng hindi dapat isulat ay ayaw ipasulat sa kanya. Dito natin titingnan sa kapitulo 12 at ang versikulo 2, pakinggan ninyo. Marami sa kanila na nangatutulog sa labok ng lupa ay magigising. At ang iba ay sa walang hanggang buhay. At ang iba ay sa kahihiyan. At ang iba ay sa walang hanggang kapahamakan. Ano yung napakinggan ninyo? Marami ika sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay gigising. Ang iba ikay para sa walang hanggang buhay at ang iba para sa walang hanggang kahihiyan at kapahamakan ngayon. Ang binabasa natin, ang hinahanap natin ng sagot, sana ron yung mga patay. Pero ang nabasa natin, natutulog at ang pagkatulog ay sa labok
Ngayon, hindi malino yun. Sa ating tanong, ang hinahanap natin, sana rin yung mga patay, eh bakit ang binasa ko natutulog? Ang tanong natin ni ito, ano ba ang tawag ng ating Panginoong Jesucristo sa patay na tao at gayon din naman sa Diyos at sa mga apostol at sa propeta? Ano ba ang tawag nila yan sa patay? Sa makatwid, yung tulog na yon, hindi ko bibigyan ng kahulugan. Pagkat baka tayo magkamali sa kahulugan, hahanapin natin ang lahat na yan ay maging maliwanag at tiyak. Anong tawag ng ating Panginoon Jesucristo sa tulog? Pwede, pakinggan ninyo. Dito sa Juan, Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo na isinulat ng Ebanghelistan si San Juan, eh pakinggan ninyo sinasabi sa Kapitulo 11 at ang versikuli 11 hanggang 14. Pakinggan ninyo. Ang mga bagay na ito ay sinalita niya. Yung salitang niya ukol sa ating Panginoon Jesucristo. At pagkatapos nito ay sinabi niya sa kanila, si Lazarong ating kaibigan ay natutulog. Ngunit, ako'y paroon upang gisingin siya sa pagkatulog. Sinabi sa kanya ng mga alagad, Panginoon, kung siya natutulog, eh siya ba'y gagaling? Pagkat alam nilang si Lazaro'y bata, sinasalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapot ang sinasapantahan nila ang sinalita ni Jesus ay karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga, ay sinabi sa kanila ni Jesus nang malinaw, si Lazaro'y patay. Ang tanong natin ay ito, ano ang tawag ng ating Panginoong Jesucristo sa taong patay? Tulog. Ngayon, sana rin ang mga patay kung ang tawag din ay tulog, nasa labog. Bakit? Saan ba ninyo dinadala ang inyong patay? Nakakita na ba kayo ng isang patay na umakyat sa langit? Malinaw kung saan natin dinadala ang patay. Saan? Sa tapunan. Sapagkat merong itinalaga ang gobyerno at maging ang Iglesia Katolika na tapunan ng patay. Miski hari, miski mayaman, maski matatang tungkulan, ang tungkulin, maging si bayani, pagkamatay niya, itatapon siya. Sapagkat ang taong patay, wala nang katuturan. Ngayon, eh saan tinatapon? Hindi kayo makapapayag doon sa akin salitang yun na ang patay tinatapon? Siguro ang ibig ninyo sabi, inililibig po yun na. Inililibig ka. At dinadala sila sa simenteryo. Marahil itatanong sa akin, eh meron nung nagmumulto sa kanating pag-usapan niya. Makikita ninyong meron ng multo, pero ang nagmumulto ay demonyo. Hindi yung patay na tao. At yan sa ibang pagkakataon. Ang suliran sa Biblia, maray, gugulo ito, pag iahalo ko yun dito. Ngayon, kung ang patay ay nasa libingan, ang ating tanong, meron bang mali yung patay? Pagka naroon sa libingan, ano bang nangyayari sa kanila? Yung lupa na bahagi ng katawan ng tao, umuwi sa lupa. Yung tubig, umuwi sa tubig. Yung hangin, umuwi sa hangin. Kaya pag matagal na sa simenteryo ang ating inilibing, kukayin mo, tula na. Pati buto, pag totoong napakatagal, bakit? Natutunaw. Ngayon, kung hindi po masyadong napakatagal, pwes kukayin mo at makikita mo, buto, nakalagero. Ngayon, ang ating tanong ito, pag ang isang tao'y patay, maging banal siya, maging makasalanan,
Nalalamban niya itong ating ginagawa sa araw-araw niya ang kanyang mga anak. Nalalamban niya o ang kanyang anak ay pumatay ng tao, o ang kanyang anak ay nabilibid, o ang kanyang anak ay naging mataas ang tungkulin, o ang kanyang anak ay naging mayaman. Alam ba niya yan? Uy, hindi ako pare na matapang magsasasalita at itinuturo sa tao yung kanyang nalalaman at yung kung kanyang gusto. Hindi ganyan ang Iglesia ni Cristo. Yan tanong na yan, hindi ko sasagutin. Bayanin niyo santong sulat ang sumagot diyan para makita ninyo na kayo inanyahan ng mga kapatid namin, hindi kayo ipapaniwalain kay Manalo at makinig kay Manalo. Inanyahan lang kayo para kayo makinig ng salita ng Diyos. Dahil diyan, pakinggan natin kung anong sinasabi dito sa Ecclesiastes. Babasahin ko sa inyo ang isang talata. Sa kapitulo 9 at ang versikulo'y 5 hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nalimutan, maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, gaya ng kanilang pananaghili, nawala na yon at wala na silang anumang bagay na mapakikialaman sa anumang bagay na nangyayari sa ilalim ng araw. Walang bali ang patay. Ngayon, hindi ninyo pag-aalinlanganan yun sapagkat kayo eh, pag may namamatay, nakakakita kayo. Anong nakikita nyo pagpatay? Lalo na yung namamatay sa digma. Ba eh, tinatabak na lang sila at sukat yan. Lalo na ito lang maglilibing sa kanila at ang digma ay apulan, naiiwan na lang sila at sukat doon. Marahil ay kinakain sila ng mga hayop. Ang mga nalulunod sa tubig, walang nalalaan. Mas limagsak ninyo. Mas inyong pakuwan sa katawan niyan, hindi nakakaramdam. Bakit? Patay na. Sa magkatwid ng mga anak nila, ano man ang mangyari rito? Hindi nila nala. Ngayon, ikong kayo mamiminta ka si Ginoong Maria, tatawagin niyo. Aba, Ginoong Maria. At saka hindi dasal yan, pakinggan niyang maigi. Aba, Ginoong Maria. Sa Tagalog ngayon, yung salitang Aba, Ginoo, eh, sa lalaki yun. Aba, Ginoong Maria, kung talagang tutusin ninyo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo bukod kang ipinagpala sa babaeng lahat. Ipinagpala ka naman ng anak mong si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos. Laking kalapatanganan. Ang Diyos ay walang pinagmulan. Si Maria ay nilalang ng Diyos at hindi si Maria ang nanganak sa Diyos. Doon sa dasal na iyo'y gumagawa kayo ng paglapastangan sa Diyos. Santa Maria ang ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen, Jesus. Ayan ang dasal. Paulit-ulit yun. Eh di hindi narinig yun ni Maria. Eh pagpupuri yun, yun na lang ang sagot doon ng humihingi ng tulong na ipanalang. Hindi na lang ang pata. Paano ngayon yung mga taong tinuruan ng kanya? Nananalangin sa isang patay na walang kamalaya. Ngayon, hanggang kailan po ba mananatili yan? Mga patay riyan. O bago iyan, eh atin muna. Nakapupuri po ba sa Diyos ang patay na tao? Tingnan natin ang sagot. Pupunta ko rito sa mga awit sa 115. Pakinggan ninyo. At ang versikulo ay 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang bumaba
sa katahimikan. Hindi nakakapure patay. Kaya, yung panalangin, ako'y nananalangin kay Santa Mariam Birhen, kay San Miguel Arcangel, kay San Juan Bautista, a Los Santos Apostoles, kay San Pedro, kay San Pablo, kay San Agusting Ama natin, at sa iyo, Padre. Tingnan ninyo kung anong Diyos ng mga Katoliko, tao. At sa iyo, Padre, ipanalangin mo ko, kahalilitan ng Diyos dito sa Sus, malaking ka. Opo, napakalaki ang kalapas tangana. Sa makatwid, kung tutusin ninyo, ang Diyos na ipinagyo sa atin ng mga paing puti na naparitong kumuha ng ating mga lupa, mayaman pa sa gobyerno natin. Pero pag nagpapagawa ng kahit ano't anuman, pati tiyo, pati gulay, pati bahos, hinihingi mo sa palengke. Pero ang lahat ng pag-aari ay nasa kanila. Pwes, yung itinuro nilang iyan sa atin ay napakasama. Masama. Ang Diyos na ipinadidyo sa atin ay tao. Sinong tao? Kamukha natin. Nagpakamali, nagpakamali. Maraming mali, maraming mali. Kung halungkatin ninyo, na hindi ugali sa akin yung mali ng isang tao, ibunyag ko. Yan ang ayoko. Bakit? Magkapasala ko. Hindi ugali yan. Ako, binubunyag ko ito sa kapakanan ng kaluluwa ng lahat ng tao sa pagsunod sa Diyos. Ipangaral mo ang aking ebanghelyo sa lahat ng tinapahal. Ang sumampalataya at magbutit mo, iyon ang maliligtas. Ito ang aking ginagawa. Pero halukayin ko kung isang tao ay nagkamali at siya kong ipangaral. Senior, gawa ng mga tao sa bimbakog at salagsagad yung mga sistemang yun. Yun hindi gawa ng isang mabuting ministro, isang mabuting tao. Kung ganyan, hindi pumupuri sila. Ngayon, ang tanong natin, hanggang kailan ang banal at makasalanan diyan sa ilam ng lupa? May pasyon tayo. Ang gumawa ay si Dr. Pilape, isang paring Pilipino. Ang pasyong iyan ay dalawa. Ang ginawa ni Dr. Pilape, Henesis ang tawag. At ang ginawa naman nitong si De La Merced, isang paring Kapampangan, ay tinatawag na pasyong Kantaba ang kanyang ginawa. Sa pasyon, ang sabi ganito, pero hindi yun ang pinangangaral ko sa inyo. Sasabihin ko lang sa inyo na doon sa pasyon, sa paring Pilipino, marunong magtapat. Hindi na paaakay doon sa mga taong kundi talagang gumagawa ng nalalaman nila. Doon ita sa balinihu sa pat, hihipan ng pakaka at magbabangon ng lahat. Sa dakong kanan ni kay katulad ng tupa at sa dakong kaliwa ay gaya ng kambing. Sasabihin ika ng hari, halikayo mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang itinataan sa inyong una. At sa dakong kaliwa sasabihin, humayo kayo mga sukabat nilo, pumarong kayo sa impyerno na itinataan sa inyo at sa diablo. Yan ang sabi ni De La Merced. Ngayon, ano naman ang sabi ng Diyos? Pwes, basahin natin. Dito sa Hope, kung hanggang kailan sila mananatili sa libingan, ito ang una kong babasahin. Sa Kapitulo 14 at ang versikulo 12, pakinggan ninyo. Ang tao ay nabubual at hindi nababangon. Kung ang tao ay nabual nang walang sakit, napahiga, ay makababangon. Eh, alin itong tinutukoy at pata? Ang tao ay nabubuhal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay nananatili. Sila hindi babangon o gigising man sila sa kanilang pagkatulog. Tandaan ninyo, ang tawag yan sa patay ay tulog. Nakikita ba ninyo ang langit? Nakikita. Kung nakikita niyo ang langit, hanggang ikang ang langit na yan ay nananatiling langit ang patay o tulog, hindi sila babangon.
Iba yun, masisira ako ba yung langit? Tingnan natin. Kung yan ay masisira. Dito sa 2 Pedro, isinulat ng apostol na si Pedro mga pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, pakinggan natin. Dito sa 2 sulat sa kapitulo 3, ganito ang sinasabi sa versikulo 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon din salita'y iniingatan talaga sa apoy, itinataan sa araw ng paghukom sa paglibol sa taong matama. Bakit na nanatili ang langit na ito at ang lupang ito? Iniingatan ng Diyos. Sa anong panukala niya iniingatan? Itinataan ni kasapoy. Kailan? Sa araw ng paghukom. Bakit? Para lipulin ang lahat ng taong matama. Ngayon, eh kailan niyo? Pakinggan ninyo uli sa versikulo 10. Datapwat darating ang araw ng Panginoon. Makatuwid yun ang araw ni Jesucristo na ating Panginoon. Darating yun. Ngayon, pagdating nun, gaya ng magnanakaw, anong ibig sabihin? Walang abiso, walang babala. Kung meron mang mga tandang magsasabi, pero yung oras, yung araw, hindi natin malala. Ang tao'y kumakain, ang tao'y umiinom, ang tao'y napakakasal, tao'y naghahanap buhay, ang tao'y nagkakatuwa. Lingid sa kanilang kalaman yung pagdating niyo. Kaya tantawag, gaya ng magnanakaw. Porque ang taong magnanakaw, pag magnanakaw, eh hindi tatawag sa telepono, magpapadala kaya ng sulat. Mamayang gabi na nakawin kayo kalabuhan mo riyan o yung kayang salapi mo sa bowl mo. Hindi. Inililihim niya. Ngayon, tuloy natin. Datapot, darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na'y mapaparam kasabay ng malaking ugong at ang bagay sa langit'y mapupugnaw sa matinding init at ang lupa at ang gawang nasa lupa'y pawang matutunog. Entonces, ang patay hanggang nananatili ang langit nasa libingan. Sinong ipagpapamisa ko? Sino ngayon ang ipagdarasal ko? Pagdating ng Todos los Santos o pagdating ng Honras? Ang isang patay, pag kayo'y tapat na katoliko, ang unang dapat bigyan, dali sa simbaha. May sakit pa, tawagin ang pare. Susubuan ng kostya, magkukumpisa. Pagkatapos, bibigyan ng kapatawaran. Idiligtas na yun kung totoong napatatawad. Pero, namatay na, dadaling pasimbaka. Bakit? Bibindisyonan. Iyan ang sinasabi roon sa pagbibindisyon. Kahit manuhari ang kaluluwa ni Juan, kung nasa kahirapan, malipat sa kaginuan. Ayun nyo. Ngayon, tandaanin nyo, nagkumpisan yun, sinubuan yun, napatawad na yun. Kung nasa kahirapan nyo ni umalis na sa dinala pa sa simbaka. Binindisyonan pa. Eh, ano yung sinasabi sa ating ipagpamisa mo kung nasa kahirapan? Nagbibintang tuloy ako ng ganito, pinyo yan si Juan. Hindi ba pinumpisal ka na? Opo. Hindi mo pinatawad ka? Opo. Uy, nabalik ka ba? Pagkatapos, kung bumalik ka man, eh hindi bagat ikaw ay inorasyonan na? Opo. O eh, ano yung ipagpapaminsa ko at ipagdadasal ng siyam na gabi? Piliyong kaluluhi itong ihuwana. Hinihilaw na rito sa baligin, nagtatalong pa rin doon sa tahing. Yan, eh kuru-kuru ko. Yang kuru-kuru kong yan, hindi ko kayo pinaniniwa, basta kayo mag-isip na ganyan ang nilalabasan. Pagdating pa ulit ng Todos los Santos, yan din si Juan, pasama riya. Kaya, hindi totoo. Diyan lang sa ginagawang iyan ng mga pare, walang bisa ang lahat ng kalang ginagawa. Sila rin ang nagpapakita sa pamagitan ng mga turo, salu-saluat. Pero ang
itinuro ng ating Panginoon sa Kristo at ng mga apostol, ika ni Pablo, hindi tayo sumusuntok sa hangin. Anong ibig sabihin na hindi sumusuntok sa, aba, eh, wala kang tatamaan. Ang ibig sabihin ni Pablo, tiyak. Ngayon, ang tanong natin ni ito, wala bang banal sa langit? Meron, mga anghelis. 24 na matatandang nila lang para doon yung nakatira. At apat na nila lang pa. Buhay? Si Jesucristo. Babasahin ko yun sa inyo. At kung bakit yun ang unang nabuhay. Si Elias? Buhay na umakyat. Si Enoch? Buhay. Wala kundi iyan. Eh si Pablo po, dakilang apostol, nasa libingan. Hindi ba sinasabi ni Pablo, pagkamatay niya, aakyat siya? Hindi. Iba aral ni Pablo kaysa aral ng mga pare. At ibig kong basahin sa inyo yun, pag-asa ni Pablo iyan para makita ninyo. At saka natin tingnan kung kailan gagantihin ang lahat ng banal at kung kailan parusakan ang lahat ng makasalanan. Second, four. Ha? Second. Four, six. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Apostol Pablo. Isinulat niya kay Timoteo sa Kapitulo 4, ikalawang sulat, at ang versikulo 6 hanggang 8. Sapagkat ako'y iniaalay na, at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang aking pananampalataya. Buhat ngayon, natataan sa akin ng putong ng katwiran na sa akin ibibigay ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yun. Tinuturo niya sa makatwid sa paghukom, hindi lamang sa akin kundi sa naghahangad ng kanyang pagpapakita. Tingnan ninyo ang papakaiba ng turo ng apostol. Yun ang pananampa. Nakipagbaka ikako, natapos ko na ang aking takbo, ibig sabihin niya ang aking gaway, iniaalay na ang buhay ko. Pwes, buhat ngayon, nakataan sa akin ang putong ng katwiran na ibibigay ng Panginoon sa araw na yon sa paghuhukom. Hindi lang sa akin ika, kundi sa lahat ng naghahangad ng kanyang pagpapakita. Kaya, ang mga makasalanan po ba'y pinarusahan? Wala, walang impyerno. Ngayon, wala. Yung po bang mga banal ay naroon sa langit? Wala. Ang pasyon ni Pilapil, hindi ang pasyon ng mga frele, ng mga Kastila, yung naglagay ng sumay kay Rizal. Pagka sinasabi natin si Rizal nilagyan ng sungay at ang naglagay ay Katoliko, sus, para akong kinukurot. Bakit? Utang ko kay Rizal ang kalayaan kung hanapin ang tunay na pananampalataya. Utang kay Rizal ang pagkakatatag ng Republika Pilipina. Utang kay Rizal ang kalayaan tinatamasa ng tao ngayon. Pagkatapos siyang isang taong namatay at nagpakasakit dahil sa kanyang mga kapatid at sa kanyang kababayan. Lalagyan ng sungay. Ipipintang demonyo ng mga pare, nakalulungkot itong pamumukay natin. Kaya't mga kababayan, mga kaibigan, mag-isip-isip kayo sa nangyayari sa buhay natin. Kapag nagpatuloy na naman itong ginagawang ito ng mga taong yan, babalik na naman tayo sa pagkalipin. Maghahari na naman ang simbahan sa estado. Bakit? Ganyan ang namamasid ko sa pamamaraan ni Magsaysay. Sa lahat ng panahon, si Quezon ay Katoliko. Pero ang kapangyarihan ng Iglesia Katoliko ay hindi nakapagkakaroon sa gobyerno. Si Ross ay Katoliko.
pero hindi niya pinapayagan ang kapangyarihan ng simbahan ay maghari sa Katolisis dito sa gobyerno. Si Orpidio Quirino na ating kinagagalitan at dahil sa kanyang pinagagawa, gayon man isang tapat na Katoliko pero hindi pinayagan niya. Pero sinong pumayag? Si Magsayap. Ang nagpapahintulot niyang lahat ng yan. Opo, si Magsayap. Aba, siguro isa tuwin. Eh, hindi ba kayo ang nagbalakat? Ako nga. Eh, nang maupuro sa luklok, eh, hindi na ako inintindihan kung ang pakikialam ko na kanya. Pero talagang ako nagbalak at nagpanuwala at nagpakahirap ang lahat ng plano niyan sa ipagtatagumpay. Bakit? Sa paniniwala kong magkakaroon tayo ng isang mabuting gobyerno. Nagpamali ako. Nagsisisi ako. Humihingi ako ng tawad sa Diyos at sa lahat ng tao. Diyan sa pagkakalagay niyan ni Magsaya. Kung ganyan, ang ating tanong ay ito. Sino ang unang patay na nabuhay? At bakit siya pinuhay? Pues, tingnan natin. Dito sa Kapitulo 15 ng Taga-Corinto at ang versikulo ay 51 hanggang 53. Pakinggan ninyo ang sinasabi. Narito, isinasaysay kong ang isang siwaga. Hindi tayong lahat ay natutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kitap mata, sa huling tunog ng pakakak, sa pagkatutunog ng pakakak, at ang mga patay ay mabubuhay na mag-uli na walang kasiraan, at tayo babaguhin. Kailan mabubuhay ang mga patay? Pagtunog ng pakakak, pag bumalik si Hesus Kristo sa lupa. Kung ganyan, wala pa ngayon. Ang tunog na yun ng pakakak, wala pa. Hindi pa dumating si Hesus Kristo, andiyan pa ang langit, andito pa ang lupa. At dahil diyan, ngayon, sino ang unang binuhay? Pues, titingnan natin kung sino yung una. Dito rin sa 15 at sa versikulo 20 at 23, titingnan natin. Datapwat si Kristo nga ay muling binuhay sa mga patay na siyang naging pangunahing bunga ng mga natutulog. Ang ibig sabihin, sa para kung baga sa halamang itinanim ng Diyos, na tao, mga tao, si Kristo ang tanging patay na binuhay. At ang tawag doon, pangunahing bunga. Ngayon, ano ang kahulugan ng pagbuhay na magbuli sa ating Panginoon Kristo? Ituloy natin. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman tao, dumating ang pagkabuhay na magbuli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay namatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isa'y sa kanyang sariling katayuan, si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Ano ang kahulugan ng pagkabuhay na magbuli ni Kristo? Yan ang tanda na yung lahat ng mga patay na kay Kristo bubuhayin. Kailan? Sa kanyang pagparito. Dahil sa katotohanan ito at sa pananampalataya kong iyan sa mga salita ng Diyos, hinihikayat ko kayo. Sumampalataya tayo roon. Nalo! Walang patay na nabuhay kundi si Kristo. Wala kayong matatawagang banal, pipintakasinin. Wala. Sila'y nangatutulog. Wala silang balay. Hindi sila nakapupuri sa Diyos. Inubol ninyo sa Diyos ang inyong pamimintakasi. Anong meron kayong suliranin? Kayo ba'y biniyaya ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng bagabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapighatian, mga dalamhati, kaapihan. Oh, kaminon niyo pa sa salamatan. Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha.
Lalapit ba kayo kay Biring Maria at sasabihin nyo salamat po sa iyo? Walang galang kayo! Hindi ba nyo nalang ang bubuhay sa inyo, Diyos? Hindi ba nyo nalang nagbibigay buhay sa inyo, Diyos? Kung gayon, anong dapat gawin? Diyos ko, napakalaki ng pag-ibig mo sa atin. Ako'y isang taong nagkakamali at gumagawa ng kamalian. Hindi kita napupurihan, napapupurihan ang tapat sa aking pamumuhay. Gayon man, nananatili ang iyong pag-ibig sa akin. Binibigyan mo ako ng ikabubuhay sa araw-araw. Ako'y payapa. Ako'y tahimik. Wala akong sagot. Naligtas ako sa batang ulo. Sa mga masamang tao, sa mga artista, naligtas ako sa kapamukha. Diyos ko, tulungan mo ako. Mapapurihan kita. Ang buhay ko'y makaluwalhati sa iyo. Upang ang pag-ibig mo sa akin, imatugong ko. Amang Diyos, ang lahat ng ito'y inihahain ko sa iyo, tinihandog ko sa iyo sa pangalan ni Jesu Kristo ng aming tagapagligtas. Nakapagpasalamat kayo. Bakit kay Santa Maria kayo paparo? Bakit sa Santo? Yung ba lumalang sa inyo? Yung ba nagbibigay buhay sa inyo? Wala tayong galang at wala kayong pitag na nagkakasala tayo sa ginagawa nating yan. Kaya't magbangon tayo, mga kapatid at mga Pilipino, mga kababayan. Magbangon tayo sa pagkakapangyarihan. Yakapin natin ang ating Ama. Yakapin natin ang ating Diyos. Sinaantay niya tayo sa lahat ng sandali. Sinasabi niya sa atin, Anak, ikaw'y napakamangsang. Inaligo ka. Gayon may naantay kita, magbalik ka pa akin. Bumalik tayo. Bumalik tayo, sabihin natin sa kanyang patawarin mo kami. Hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Salamat sa iyo't nagbigay ka ng ilaw, nagbigay ka ng liwanag at ika'y nakilalago. Ako'y bumabalik sa iyo, patawarin mo ako. Ako'y tulungan at maglilingkod ako. Hanggang ako'y nabubuhay ay alalayan mo ako sa araw-araw. Matupad ko ang bawat gusto mo. Ito ang pananampalatayang itinuturo ni Yesu Kristo ng ating Panginoon ng mga apostol. Hindi yan ang pananampalataya na itinuturo ng mga taong lumilito at gumagawa ng mali sa ating buhay. Hindi. Lumapit kayo sa Kanya. Opo, sa Kanya kayo lumapit. At ngayon, ang itatanong ninyo sa akin siguro ito, eh, sino po ang aking pintakasi? Sino po ang aking tagapamagitan sa Diyos sa aking pagkakasala? Magandang tanong. Kapag bumabanon sa isipan ninyan, eh, si Birhing Maria po ikay aking tagapamagitan. Inihalal ba siya ng Diyos? Binigyan ba siya ng karapatan ng Diyos? Sino ang aking magiging tagapamagitan sa Diyos? Pakinggan ninyo. Ito sa sulat din ng apostol na si Pablo sa Kapitulo 3 sa taga-Roma. Isinulat niya ito at ang versikulo ay 24 hanggang 25. Pakinggan ninyo. Palibhasa ay inaaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo ito. Ang tagapagligtas ay kailangan para maging tagapagligtas ng karoon ng karapatang tubusin ka. Ngayon, paano ang pagtubos? Na siyang inilagay ng Diyos na maging pampalubad sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo upang ipakilala ang kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa ating mga nagawang pagkakasala ng nagdaang panahon sa pagpapahinood ng Diyos. Sino ang inilagay ng Diyos? Si Jesu Kristo ng ating Panginoon. Bakit nagkaroon si Jesu Kristo ng Panginoon na maging tagapagligtas? Tinubos tayo. Anong ibig sabihin? Yung parusang ukol sa atin sa kanya na paroon. Kaya't sumampalataya kayo kay Jesu Kristo. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo sa kanyang salita at sa kanyang iglesia. Maliligtas kayo. Dito kayo lalapit. Yan ang inilagay ng Diyos. Sa kanya. Saan tayo tinubos ni Jesu Kristo? Ang wika sa atin ni San Pablo, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin.
Pakinggan ninyo, babasahin ko yan. Sa Galacia, sa Kapitulo 3, at ang versikulo 13, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang si Kristo, siyang nabitay, hindi dahil sa Kanya, kundi dahil sa atin. Kaya, ibig nyo ng pintakasi, nakagawa kayo ng kasalanan. Pues, pakinggan ninyo ang sabi ng apostol na si Juan, kung sinong itinuturo sa inyo na dapat ninyong maging pintakasi. Ganito ang sinasabi niya sa unang sulat, sa kapitulo 1 at ang versikulo 2. O, kapitulo 2 at ang versikulo 1, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito isinusulat ko sa inyo upang huwag kayong magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan tayo sama, si Hesukristong matuwid. Siyang pampalubag sa ating kasalanan. Napakalina. Kaya ang Iglesia ni Kristo, merong isang Diyos. Yung buhay, yung nasa langit, yung lumikha ng lahat ng bagay. Meron siyang isang tagapamagitan, si Hesukristo. Hindi po ba kayo nananalangin sa mga santo't santa? Patay iyon. At hindi yung binibigyan ng karapatan ng Diyos na makapamagitan sa atin. Hindi ang kanilang sarili. Hindi pa nila nalalangin iyon. Sapagkat bubuhayin pa at ang lahat ng ililigtas yung kay Kristo. At dahil diyan, iyan ang pananampalataya ng Iglesia ni Kristo. Hatulan ninyo, kung kayo'y dinadala at inaakit namin sa masama, kung kami ngayon ang loloko, kung ang tinatawag na pagtuturong itip ang loloko, ibig ba niyong sabihin ang loloko ito? Kung sana ako'y parang protestante, babasa ng isang talata, pagpalain ng Diyos. Alam ninyo, ako'y nanggaling sa Amerika. Doon, ganito. Aba, ang naging kahulugan ng binasay ng galing sa Amerika, hindi ganyan ng Iglesia. Ang isang ministry gumanang ganyan sa Iglesia ni Kristo, pagbaba mo sa tribuna, ang diakono, re-report ka sa opisina. Yun ho, hindi nagsasalita ng salita ng Diyos ang kanya. Pwede, sisisatin yung pagkatapos, aw. Ibig po ba ninyo sabihin ni ganyan si na Santiago? Ganyan. Mga pastor na walang takot, nagpapasabsab sa kanilang sarili. Yan ang dahilan. Entonces, hindi maaari yan sa Iglesia ni Kristo, ang tao. Ngayon, kaya babasahin ko pa ang ilang mga talata tungkol diyan sa Korinto, kung paano pati ng tinatawag na kaligtasan. Inakala ba ninyo sa kautusan ni ililigtas tayo? Dapat tayo sumunod sa kautusan. Pero hindi diyan tayo susukatin pagdating ng pagliligtas. Babasahin ko muna sa inyo itong ikalawang Korinto sa kapitulo 5 at ang versikulo 21. Pakinggan ninyo. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan, e kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa katwiran ng Diyos. Si Kristo hindi nakakilala ng kasalanan, inaring may sala. Para lang tayong matubos. Para lang tayong mailapit sa Diyos. Para tayong magkaroon ng karapatang maglingkod. Sapagkat ang taong sentensyado, wala ng karapatang maglingkod. Sentensyado na siya. Ngunit, e paano yung kasalanan natin nang maparusahan kay Kristo? Pakinggan ninyo. Hindi ako ang magsasalita niya. Ito, dito sa kapitulo 4 ng Romano, ay ganito ang sinasabi sa versikulo 7 hanggang 8, na sinabi, mapalad yung kanilang pagsalangsang ipinatawad at ang kanilang kasalanan inatakpan. Mapalad ang tao na sa kanya hindi bilang ng Panginoon ang kanyang kasalanan. Sino ang tao yun? Ang tao ang tinubos ni Kristo. Sino ang tinubos ni Kristo? Ang sumasampalataya sa aral na itinuro ng ating Panginoon sa Kristo, ng mga apostol, ng mga propeta, ng mga sinugo ng Diyos. Yeah.
Entonces, bakit po kayo hindi nananalangin kay Birhing Maria? Hindi binibigyan ng Diyos ng karapatan. Nilalapastangan po ba ninyo ang ina ng ate? Ay, napo. Hinding-hindi. E bakit hindi kayo nananalangin? Sapagkat hindi yun ang utos ng Diyos. Si Jesu Cristo ang tagapamagitan. Yun ang dapat tawagan sa paghingi ng saklolo sa harap ng Diyos. At sinong dapat purihin at pasalamatan sa lahat ng kabutihan at kaginawaan tinatamas? Diyos, sa pamamagitan ni Jesu Cristo. Ililigtas ba kayo ng Diyos? Ililigtas kayo. Paano kayo ililigtas? Sa pananampalataya. Saan kayo susukatin? Sa pagsampalataya. Totoo ba yan? Hindi akong nagsasalita niya. Hindi yan sa kulasyon, hindi yan sa pagsusuot ng mga abito, mga... Hindi. Tingnan ninyo. Babasahin ko sa inyo. Kaya nga, dito sa kapitulo 3 at ang versikulo ay 27. Kaya nga, sana roon ang pagmamapuri. Itihiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga ipinasisya natin ang tao, inaaring ganap, sa pananampalataya, hiwalay sa gawa ng kautusan. Kaya ano ngayon yung mga naki Kristo? Ano sinasabi ng santong sulat niyo? Pakinggan natin. Kung ano ang sinasabi ng santong sulat niya. Dito sa... Kaya't pag hindi kayo naging kay Kristo, kawawa kayo, mga kapatid. Kapitulo 8 ng Roma at ang versikuli 1. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol ang mga naki Kristo Jesus. Wala na. Bakit? Sinubos? Eh bakit po si Judas? Hindi kay Kristo yun. Bakit? Paano po ba yung kay Kristo? Pakinggan ninyo kung paano yung kay Kristo. Dito sa kapitulo 6 at ang versikulo 4, taga Roma, patutuloy ko ang pagbasa hanggang ibaba, kapitulo 6. Ang wika sa versikulo 3, ganito, hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus? Nabautismuhan sa kanyang kamatayan, tayo ay nalibing, nakalakit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo'y nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din tayo lalakad sa panibagong buhay. Anong pagbibinyag o bautismo? Libing. Ano ang ibig sabihin yan? Ipinakikilala mo, patay ka na. Ang datihan mong pagkatao, nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao'y kalakip niyang napako sa cross upang ang katawan sa larin ay magiba at nang sa gayon, huwag na tayong palipin sa kasalanan. Pag binotis mo ng isang tao, ang dating pagkatao'y inilibing. Patay na. Kung paano si Kristo na buhay na maguli sa patay, tayo lalakad sa panibagong buhay dahil sa pag-ibig, dahil sa paggalang, dahil sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos, tayo nagbabago ng buhay. Kayo, saan tayo susukating pagtailigtas? Sa pananampalataya. Kaya, ang kailangan natin ay sumampalataya sa Diyos. Kung sinasabi sa inyo ng mga pare, huwag kayong makikinig kay Manalo. Manluloko. Iyan ang tinatawag na panluloko nila. Kayong kumatod, binabasa ko yan sa inyo. Hindi sila makagagawa ng ganito. At pag sila bumasa, dagdagan o bawasan. Masama yun. Hindi ganoon ang paggamit ng salita ng Diyos. Kaya, nagpapasalamat ako sa Diyos ngayong umaga. Binigyan niya ako ng buhay at binigyan niya ako ng lakas. Ibinalik niya ako sa aking karapatan. At kayo, pinahihingi ko ng tulong at basbas sa mahal na Ama sa pamamagitan ni Kristo. Lumiwanag nawa kayong lakas. Lumiwanag kayo ng liwanag na ibinigay ng Diyos sa lupa sa pagliligpot sa Kanya.
lumiwanag kayo ng liwanag na ibinigay ni Jesucristo sa lupa sa ikaliligtas ng lahat ng tao. Iligtas niya kayo sa lahat ng kadiliman at sa lahat ng mga dayang aral. Yan ang hangad ko sa Ama sa pangalan ni Jesucristo. Amen.